Good evening. Welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene. Follow us in YouTube, Facebook, Instagram. Join our church every Sunday, 9 a.m. at Wiley Chapel. Welcome to our 52 weeks journey of a lifetime. This will ensure everyone reads the entire Bible in a year. Para sa aming mga parishioners, this is our midweek teaching, walk through the Bible. And nandito na po tayo. Tapos na tayo sa 1 and 2 Timothy. And tonight, pag-uusapan natin ang Titus and Philemon na sinulat siyempre ni Apostle Paul. So, bakit pinamagatang the making of leaders? Tingnan natin. Simulan natin siguro sa ginawang sulat ni Paul kay Titus. Alam niyo itong sulat ni Paul ay na pinadala niya kay Titus ay in between, no, doon sa dalawang letters na sinulat niya kay Timothy. Ito ay isang another pastoral letter na kung saan isinulat para kay Titus, para bigyan siya ng encouragement. Si Titus ay in charge sa mga simbahan sa Crete or sa Greece. Si Titus, kagaya ni Timothy, ay isa sa mga anak ni Pablo sa kanyang sa pananampalataya. Baga, mga kaibigan ni Pablo na pastor, mga disciple niya, at saka kumbaga dabarkads ni Paul. Medyo konti lang na lalaman natin tungkol kay Titus kasi hindi naman siya na-mention sa Book of Acts ni Dr. Luke. No, nung si Pablo ay umalis sa Crete, no, C-R-E-T-E, iniwan niya si Titus para i-reorganize yung mga simbahan. And since Paul could not be with him, in-encourage niya, sinulatan niya ng encouragement at instruction itong si Titus. By the time of this writing, no, si Titus had been Paul's companion for several years na. Although, yun nga, hindi siya na-mention sa Book of Acts. Si Titus ay kasama si Paul during noong third missionary journey ni Pablo. Nag-serve siya kay Pablo bilang mensahero sa church doon sa Corinth, no? And also, he helped collect funds sa Macedonia para ipadala doon sa mga nangangailangan ng mga Kristiyano na nasa Jerusalem. Ang mga Cretan people ay, nako, kilalang kilala na kamag-anak ng mga Philistines. At merong terribleng reputasyon. At na-mention nga ni Paul doon sa Titus 1:12 na may tatlong kilalang characteristics ang mga Cretan people. Sabi dito, one of themselves, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, sinungaling, no, evil beasts, no, and lazy gluttons or mga slow bellies, no, kumbaga mga tamad na kain lang ng kain, sobra kumain, aray, para no. At kumbaga kilala itong mga Cretans na hindi mabubuting tao. Alam nyo, dahil sa background nito mga Cretans na to, yung mga taga-Crete, in-emphasize ni Paul yung good works sa kanyang letter. No, hindi lang good works, pati grace. It appears na itong mga Kristiyano sa Crete or mga Cretan Christians ay naging careless tungkol doon sa kanilang pamumuhay, sa kanilang conduct, no? Some of them think na since they were saved by grace, they don't have to live in a godly manner. No, at pinalalahanan nga palagi ni Paul na mag-exhibit ng good works. Kasi ang good works ay manifestation, syempre, ng grace ng Panginoon na nakatanggap tayo ng salvation. We don't do good works para ma-save, pero ang good works ay byproduct ng ating salvation. The other pastoral epistles, no, emphasize sound doctrine,
na sinulat ni Pablo. Pero ito, yung sinulat niya kay Titus, in-emphasize niya yung good works. Yan. Pastor, kung i-outline natin itong letter ni Paul kay Titus, ano naman yung mababasa natin dito? So, una, pinaliwanag ni Paul yung mga qualifications ng isang church leaders, no? Mga church leaders sa chapter 1. Pangalawa, in-explain din ni Paul ano yung right Christian behavior sa chapter 2. At sa chapter 3 ay pinaliwanag naman ni Paul ang proper Christian ethics, no? So, simulan natin doon sa qualifications ng mga leader ng simbahan. Alam nyo, dito sa Crete, Titus was to set things in order and to ordain elders in every city. Yun yung kanyang role. Now, these elders, kailangan ma-meet nila yung certain qualifications na sinulat ni Pablo sa Titus chapter 1 verses 6 to 9. So, ano-ano ba to? No? Basahin natin. Sabi dito, if a man is blameless, no, the husband of one wife. Ay, kapag madaming beses nag-divorce at kilalang chick boy, hindi po pwedeng ano, di ba? Hindi po pwedeng i-consider, no? Tapos having faithful children, not accused of dissipation or insubordination. No, yung mga anak daw ng pastor, dapat kumbaga hindi masasamang ugali or insubordinate, no? Kumbaga hindi pala saway, parang hindi pasaway, parang ganun. For a bishop must be blameless, no? As a steward of God, not self-willed, not quick-tempered, not given to wine, not violent, not greedy for money, but hospitable, a lover of what is good, sober-minded, just, holy, self-controlled, holding fast the faithful word, as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. Oh, alinaw. Ito yung mga sinabi ni Paul kay Titus na kung hahanap ka ng church leader dyan sa Crete, ito yung mga qualifications. No? In fact, ito rin ay qualifications natin ngayon sa mga paghahanap ng ating mga leader ng simbahan. Hindi lang pastor, no? Pati mga board members, pati mga workers. Ano? At hindi lang mga workers. In fact, basic to. Na sa lahat ng Kristiyano, dapat nakikita ito. Okay? So kung titingnan naman natin doon sa outline number 2, no? Right Christian behavior. So nag-exhort naman si Paul na paano ba, no, mag-behave ang isang Kristiyano. Alam nyo, si Paul believed na sound doctrine should be expressed in daily conduct. No. Ngayon, merong kumbaga binanggit na tatlong importanteng right Christian behavior itong si Paul sa chapter 2. Tingnan natin. Una, in-address niya sa mga may edad na nakalalakihan. Sabi niya sa Titus chapter 2 verse 2, teach the older men to be temperate. Ano, kumbaga, kayang magpigil ng sarili. Worthy of respect. Diba? Karespeto. Self-controlled. And sound in faith, in love, and in endurance. No? Kumbaga, dapat kakitaan daw ang mga may edad na nalalaki ng ganito. Ano naman ang binanggit niya sa mga kababaihan na may edad na? Teach the older women to be reverent in the way they live. Not to be slanderers. No, bawalan chismis.
are addicted to much wine, bawal daw ang manginginom, but to teach what is good, no? Kakitaan ng kabutihan ng puso. Ano naman ang binanggit niya doon sa mga slaves? Okay, ilawin lang muna natin. Iba yung context ng slaves noon, iba ang context ng slaves ngayon. Ngayon, ang slaves, no, ay pwede natin mailan tulad sa isang simpleng manggagawa na merong amo sa kanyang trabaho, sa isang kumpanya. Not necessarily categorized as slaves, but employee or subordinate, no? Pero kasi ang gamit noon sa salita sa panahon nila ay slaves, pero hindi na siya ginagamit ngayon sa ating modern time. Sabi ni Titus, teach slaves to be subject to their masters in everything. No? Kumbaga sa panahon natin, turuan natin ang mga empleyado na maging masunurin sa kanilang mga amo. To try to please them, not to talk back to them. No? Huwag yung ano, nagmamurmur ka pag nakatalikod yung boss mo. And not to steal from them. Yan, huwag ka mag-uwi ng ballpen at bond paper sa bahay galing sa office. And not to talk back to them. Ito rin sa modern times. Huwag mo silang tirahin sa Facebook wall mo. Ay, talaga naman itong boss ko. Nakaka-imberna. Tapos sinulat mo sa Facebook wall mo. So, naku, madami na natanggal sa trabaho dahil sa pagsusulat sa Facebook at Twitter. Na sabi dito, but to show that they can be fully trusted. Na dapat daw trustworthy tayo na bilang mga empleyado, so that in every way, they will make the teaching about God, our Savior, attractive. Yun. So may representation pa rin ni Kristo. Di ba? Alam niyo, the grace of God was an abused doctrine dyan sa Crete. Kaya naman, some who turned grace into license, no, na teaching Christians can live in sin since they are no longer under the law. Yun lang, di ba? Etong mga ano na to, mga Kristiyano na to, ginamit nila na lisensya yung grace na para okay lang kahit na ano, hindi na tayo under law. So, gumawa na sila ng hindi maganda. Anyway, dun sa part 3 ng outline, ano naman yung proper Christian ethics na tinuro ni Pablo kay Titus? Unang-una, halos ganun din sa chapter 3:1, no? Chapter 3 verse 1, si Paul tinuruan niya yung mga Kristiyano na maging best citizens ng kanilang mga bansa. No, kasi sabi nga our citizenship is in heaven. No, but habang nandito tayo sa lupa, sa earth, we should apply our Christian faith to practical day living. Ayan, ang linaw na sinabi ni Paul sa Titus chapter 3 verse 1. Kaya tayo, no? Sabi ni Paul doon, rulers, no, to authorities, to be obedient, to be ready for every good deed. Ayan. Eh dito, kung ikaw ay Democrat, pag naluklok ang Republican, kung hindi mo siya ginagalang bilang isang tao, kailangin mo bilang isang pangulo, di ba? Kung ikaw naman ay Republican at hindi mo nagustuhan ang iniloklok na Democrat, ganun din, no? Galangin mo dahil presidente yan eh. Kung ikaw ay Pilipino, hindi mo gusto si Duterte, kahit hindi mo gusto ang kanyang bibig pag nagsalita, dapat siyang galangin, siya ang tatay ng bansa. Kung ikaw naman ay galit sa mga dilawan at galit ka kina Pinoy, sa kanyang pagpanaw, dapat igalangin mo kasi siya ay naging ama ng bansa. Alright? So parang tayo, kahit mabuti ang ating magulang o hindi, nararapat pa rin na sila ay galangin dahil sila ay otoridad sa ating buhay. Ganun din ang mga rulers, presidente, barangay captain, or pastor, or pare, or chairman ng homeowners association, anybody na nasa leadership, dapat, sabi ni Pablo, ay maging obedient tayo at galangin sila. Respeto natin sila. No, kumbaga,
dito nga, ang linaw dun sa sumunod na verse, no? Kung wala kang masabi na maganda sa isang tao, huwag ka na lang magsalita. Di ba? Kasi, baga, that is good ethics for anyone, eh, no? At sabi nga, baga, psychologist tells us that the characteristics we hate in other people are likely to be characteristics we have ourselves. Nako. Eh, kaya nga, ano ba yung sinabi ni Pablo sa chapter 3, verse 9? Ang linaw, avoid foolish controversies and strife. No? Lalo na yung mga walang kakwenta-kwentang usapan at debate. No? Na, nako, eh, ang tao, simula na nagkaroon ng social media sa Twitter, sa Facebook, ayan, madami na nagkasala dito dahil nagsalita ng hindi maganda sa kapwa. Di ba? So, pinapaalala lang tayo ni Pablo sa pamagitan ng sulat niya kay Titus na huwag na tayong makisali dun, makisawsaw dun sa mga away na walang kakwenta-kwenta. Mga kontrobersiya na hindi naman makakatulong sa buhay natin. Yan, tapos na ang sulat ni Pablo kay Titus. Tingnan naman natin anong sinulat niya kay Philemon. Medyo maikli lang ito. Ano yun? Ito yung shortest na sinulat ni Pablo na sulat para sa isang kaibigan. No? Pero madami tayong matututunan dito sa sulat ni Pablo kay Philemon. Alam nyo, ito ay isang pribadong sulat ni Pablo kay Philemon na isang, si Philemon ay isang convert, no? At close friend ni Pablo na church leader din doon sa Colossae. Paul writes this letter on behalf, no, of Philemon's slave, sino? Si Onesimus. No? Ba ang tawag dito, Onesimus. Onesimus, no. Na itong si Onesimus ay may nagawang kasalanan kay Philemon. Si Philemon, iba yun. Itong si Onesimus ay kumuha yata ng pera kay sa kanyang amo na si Philemon, no? At nag-run away papuntang Rome to avoid yung mahuli siya. Kaya sumulat itong si Paul, sabi niya sa verse 18 sa chapter 1, no, if he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. Yan. Sabi niya, kung may nagawa siyang mali or may kinuha siya or inutang siya o ninakaw siya, i-charge mo sa akin, ako magbabayad. Hala, naalala ko lang si Jesus, eh, no? Kung may accusation ka sa devil na ginawa mong mali, sabi siguro ni Jesus, hoy devil, charge it to my blood. Right? Kasi bayad na yan. So there is no condemnation in Christ Jesus. So ganun, ano? Parang ganun yung dating sa akin, eh. Alam niyo, while in Rome, he comes in contact kay Paul. Itong si Onesimus, no? Na dinala naman ni Paul, nilid niya si Onesimus kay Kristo. Kaya naging Kristiyano itong si Onesimus, eh. Paul comes to love Onesimus like a son. Para niya ng anak. But Onesimus ay Philemon's legal property. Ako, medyo baka hindi ka maka-identify kung nasa 2021 ka na. Nung panahon na yun kasi, ang mga slaves ay kumbaga pag-aari ng isang tao. No, hindi katulad ngayon. As difficult as it must be, itong si Pablo ay pinipersuade niya si Onesimus to return voluntarily sa kanyang master na si Philemon, no, where he will probably suffer terrible punishment sa nagawa niyang mali. Pero itong si Pablo ay nagpadala ng sulat na explaining yung mga pagbabago kay Onesimus na siya ay Kristiyano na at nakikiusap kay Philemon na maging lenient naman sa kanya. No, si Onesimus is not just a slave now, no, but
a brother in Christ. Ayan. So, pinababalik niya si Onesimus kay Philemon. At ang sabi niya, hindi lang siya basta slave, kundi brother in Christ. And Paul wants Philemon, no, to receive him as such. Hindi lang basta slave, kundi kapatid mo na sa pananampalataya. Alam niyo, si Paul does not make demands of Philemon. Nakikiusap siya. No, instead, his letter na, kumbaga, considerate, loving, and full of expectations that Philemon will do kung ano yung kanyang hiniling. Hoping na sana itong si Philemon ay patawarin niya si Onesimus dahil nagbago na si Onesimus, na born again na, at hindi siya tanggapin bilang, o hindi siya tingnan lamang bilang slave, kundi bilang isang Kristiyano at kapatid kay Kristo. Alam niyo, si Paul, he does not insist on Onesimus to be set free, no? Kasi which may be confusing, no, sa mga modern mind ngayon. Bakit? Kasi nga, we need to understand na ang slavery was an integral part ng ancient world. Kumbaga, to preach freedom for slaves, baka mag-led sa revolution at bloodshed. Kasi nga, part yun ng kanilang way of life or ng culture. Kaya hindi ini-insist ni Paul na palayain si Onesimus. But pagkus, patawarin, maging slave niya in a sense sa maging worker niya, pero ituring na bilang kapatid kay Kristo. Alam niyo, Paul's approach to this evil na slavery, kagaya nung kay Kristo. No, he preached a gospel that would change people on the inside, which would in turn bring about a change on the outside toward the issue of slavery. Kaya nga naman, ang Panginoon, maaring isa kang, sabihin natin, preso, no? Dami kaya sa prison, nakakilala sa Diyos, nakakilala kay Kristo na born again. Pero ano nangyari? Hindi naman sila nakalaya, di ba? Nakakulong pa rin sila. Pero in the inside, merong changes, merong paglaya, may freedom sa tanikala ng kasalanan. Pero maaari, wala kang freedom sa physical, pero aanuhin mo yun kung wala ka namang salvation, no, or wala ka namang katiyakan na ikaw ay may kalayaan pag ikaw ay kinuha ng Panginoon. Alam niyo, before the writing of this letter, we need to understand na ang mga slaves were treated like property. Hindi sila tinitingnan bilang tao, kundi parang hayop lamang. Ang mga runaway slaves were often branded on the forehead ng mga hot irons, no? Binabrand sila sa ulo, parang sa kalabaw o sa baka, ng mainit na bakal, tapos para magmarka sa balat. No, at sa forehead inilalagay, imagine 'yon. No, mutilated sila minsan, no, yung tinatanggalan sila ng dila para di makapagsalita. And in extreme cases, pinapatay sila ng ganun-ganun lang. Na parang pumatay lang ng hayop. In fact, actually, no, pagpatay lang ng hayop, mahirap na eh. Paano pa kaya pagtao, di ba? The principles Paul set forth in this letter eventually undermine slavery altogether. No, kumbaga, dito, ang ganda ng pinakita ni Pablo na, kumbaga, pinakita niya na above all sa slavery ay ang paglaya sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo. Though the Bible does not condemn slavery, kasi nga, it's a way of life during those times, pero may mga tinatawag na men stealers, no, which means mga enslavers, no, na inilista kasama ng mga adulterers, perverts, liars, and perjurers doon sa 1 Timothy
chapter 1, verse 10. Sabi doon, for adulterers and perverts, for slave traders. Yun, ang linaw, di ba? And liars and perjurers, and for whatever else is contrary to the sound doctrine. Yung ay hindi papasok sa kalangitan ng Diyos. Ang pinakagusto ko dito sa pag-end natin sa Book of Philemon, sa letter ni Paul kay Philemon, eh hinighlight dito yung ako, ikaw, tayong lahat. Diba? No longer a slave. No longer a slave of sins. Dahil sa ginawa sa atin ng Panginoon Diyos na si Jesucristo na nagpakamatay para sa atin, tinagas ang kanyang dugo para malinisan ang ating mga kasalanan. Diba? So, yun ang nakaka-good vibes. Next week, pag-usapan natin ang Book of Hebrews. Mm-hmm. Para daw to sa mga kalalakihan. Tayo daw talaga ang dapat nagtitimpla ng kape. Kasi Hebrews. Mm-hmm. Last ko na yun. Alright, walay na naman. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Kami po ang Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. At hanggang sa muli, sana po marami kayo natututunan sa ating pagbabasa ng Biblia, pagsasummarize, pag-fast cut, at ma-encourage tayo na explore pa ang salita ng Diyos. Magandang gabi po. God bless you. Bye.